Ayun nga pala guys, wala kang babayaran dito, kundi SIM card lamang. SIM card para doon sa gagamitin mo para sa iyong cellphone. SIM card na 40 pesos. Tulad dito sa bagong smart padala by Paymaya, kailangan mo ng internet. Medyo mahaba-haba yung sasabihin ko, no? Yung smart padala naman. Ituturo ko sa inyo kung paano magkaroon ng Smart Padala by Paymaya. Ay, konting trivia lamang, magbibigay ako ng information sa inyo bago ito naging Smart Padala by Paymaya. Smart Money muna siya nagsimula. 2010, ang Smart Money, napakadali lang niyang mag-apply guys. Magpipill up ka lang at meron kang isang valid ID, pwede ka na mag-open ng Smart Money. Ayan, Smart Money siya muna, guys, ha. Smart Money ang tawag sa kanya. Ito yung pinakaunang padala na ginawang business na katulad ko. Kasama din ako doon, guys. Madalang pa yung mga merong Smart Money. Madalang pa yung mga nag-o-open or madalang pa yung nakakaalam ng Smart Money kung paano mag-apply noon. Napakadali lang niyang gamitin, guys. Kahit wala siyang internet, pwede ka na makapagpadala gamit nito, or pwede ka na rin makapag-buy ng load. Ayan, pwede ka rin mag-buy ng load. Ganyan siya kadali noon at ganyan siya kaganda. At syempre, maganda rin yung kita noon, guys. 2014 ata. Parang ganun, kung di ako nagkakamit, 2014, nagkaroon ng Smart Padala na ito yung ginagamit ng mga authorized agent. Na kapag nag-claim na yung customer, ay wala nang bayad. Okay? And then, ito na, pangatlo. Nagsimula ito ngayon to 2021, ngayon na yung nag-migrate na si Smart Padala to Paymaya. Na kung saan, pag nagtatransak ka dito, ay kailangan ng internet. Okay? Yung si Smart Padala, nag-migrate na siya. Kumbaga yung mga menu nito, makikita mo na siya. Hindi katulad dun sa dati na walang internet. Parang ito yung mga traditional lang na pag-load, traditional lang ng kung paano magpadala, walang internet. Ayan, back to reality na tayo. Balik ulit tayo kay Smart Padala by Paymaya. Nawala na si Smart Money. Ngayon, Smart Padala by Paymaya na siya. Na-experience ko sa pag-apply ng Smart Padala. Dahil nawala na si Smart Money, no choice na ako. Kailangan ko ng mag-apply ng bago. Okay? Ang ginawa ko, guys, nag-search ako sa Google. Tinype ko lang how to apply Smart Padala. And then, nakita ko naman, may form doon. Ang ginawa ko, pinilapad ko siya. And then, sinubmit ko yung form. Kasi may nakalagay doon, submit form. Once na fill up, once na complete, isa-submit na. And then, nagantay na lang ako ng ilang araw kung meron silang feedback or may tatawag ba sa akin. Walang any feedback. Walang nag-feedback sa akin. And then, nag-isip na naman ako kung paano. Ang ginawa ko, nag-search din ulit ako sa Facebook. Nag-search ako sa Facebook. Hindi ako titigil hanggat hindi ko pa siya nalalaman kung paano . Ang yun ang ginawa ko, nag-search ako sa Facebook. Naghanap ako ng mga page ng mga Smart Padala. And then, nag-message ako sa kanila. May nakita kasi ako doon na kailangan kontakin yung coordinator ng area mo. Or yung calling yung malapit sa'yo. Ganun. Kaya, nag-message ako doon sa mga page. Yung may mga may-ari ng page, nag-message ako doon kung sila ba yung coordinator, nagtanong-tanong ako doon kung paano mag-apply ng Smart Padala. Walang sumagot sa aking mga minisage na gano'n or mga aking mga chinat. Walang sumagot sa aking mga katanungan. And then, ganito na naman ang ginawa ko. Ang ginawa ko, naghanap ako ng group naman na kumbaga, related doon sa Smart Padala.
ang naghanap ako, ang sinalihan ko noon ay yung mga sari-sari store. Yan, sari-sari store group. Ayan guys, marami kayong matututunan dyan. Kung saan, nandyan yung mayroong mga business, mayroong mga tindahan, nandyan yung mga store owner, andyan silang lahat. And then dyan, araw-araw marami mga nagpo-post dyan, marami mga katanungan, and then about business, mga katanungan nila. Yun, sumali ako doon. And then, nakita ko doon na marami mga nagtatanong kung paano magkaroon ng smart padala. And then, may mga nag-comment doon, may mga sumasagot naman. Yung mga sumasagot naman dyan, yung mga kasali rin, mga member din ng group na yon. And then, dito ko nalaman kung paano palang mag-apply. Merong nag-post ng link, and then, ang ginawa ko na post ng link na yon. Nag-message ako sa kanya, and then yun nga, tinulungan niya ako. Ganun lang daw yung gagawin. Sinan niya sa akin yung link, and then ang ginawa ko, kinopy-paste ko na lang siya sa Google, and then sinearch ko. Ayun guys, tama rin naman pala yung ginawa ko. Nag-send ako ng form, nag-fill up ako ng form, and then submit form ang ginawa. And then ang gagawin pala, pag once na nakapag fill out ka na nung form, after 2 days, ang gagawin pala ay i-follow up. Yun pala yung hindi ko nagawa. Ipa-follow up pala doon sa Smart Padala hotline. Ayun na, di ba guys? Ayun na, meron na akong konting pag-asa. Ayan, nakatapos na ako, nagawa ko na yun. Nag-fill out na ako, and then nag-submit form na ako. And then nga pala doon, nandun na pala yung mga kailangan nilang requirements. Kapag kumpleto ka na raw sa requirements na, 5 requirements yung guys. Palagay permit, valid IDs, Android cellphone, wifi, at saka yung picture ng tindahan ninyo. Yun yung mga requirements. Once na meron ka na yan, pwede mo nang isubmit yung form. After 2 days, tumawag ako sa kanila, nag-follow up ako. And then, tinanong nila sa akin kung kompleto na ba ako sa mga requirements. Sinabi ko, yes, kompleto na ako. Ayan. Antayin ko na lang daw this week, may tatawag sa akin coordinator. Ayan. Ayan na guys. Pagka once kompleto ka na sa mga requirements, antayin mo na lang daw yung may mag-i-email sa'yo at hihingiin yung mga lipang requirements. Ayan, ganun na lang ginawa ko guys. Nagantay na lang ako ng kanilang tawag or email. And then, ang nangyari pa na to guys, parang ang tagal ko rin nagantay. Parang ang tagal ko na rin nagantay noon. Bakit walang tumatawag sa akin or nag-i-email sa akin? And then, ang nangyari na to, tumawag ulit ako. Nag-follow up ulit ako. Tinanong nila ako na kung may tumawag. Sabi ko, wala pa pong tumawag sa akin or nag-email. Sabi, ma'am, na pwede pong pakiulit na lang po nung pag-fill up ninyo and then send nyo sa akin. Ganun na nangyari. Ang ginawa ko naman, inulit ko ulit. Nag-fill out ulit ako and then sinend ko yung form sa kanila. Nagtataka ako, sabi ko, bakit wala pa rin tumatawag or nag-i-email? Eh, 2 beses na ako nag-submit ng form. Yun pala, nalikot ko yung aking inbox. Yung aking inbox, yung aking Gmail. Ang nangyari pala, pumasok pala siya dun sa spam. Dun siya pumasok, guys. Sa spam siya pumasok. And then, dun na lang, kinorwait na ako dun sa coordinator na mas malapit sa amin. And then, pinapasubmit sa akin yung mga 5 requirements na yon. And then, ginawa ko, yun nga, sinadmit ko na yung mayor's permit. Ang mayor's permit, parang ano lang yun eh. Kumuha ko ng mayor's permit, parang nasa halagang 800 lang siya, guys. Dito sa, sa Antipolo. And, hindi ko lang alam kung magkano yan sa inyo. Ayan guys, once na nasubmit mo na yung 5 requirements na yun, magre-reply ulit sila sa inyo na in-scan na nila ako na may pupuntang coordinator dito sa amin, sa aming store. Ayan, nagantay na lang ako guys. Parang ano lang yun, mga 3 days lang. May pumuntak na sa akin na taga Smart Padala, may pupunta sila dito.
Ayan. Initial interview lang, guys. No, dumating sila, initial interview lang ginawa nila sa akin. Meron silang pinapilapan sa akin and then nag-signature na ako. Yung signature na yun, guys, mga 20 page lang naman ang kailangan ng signature. Yun lang, guys, naman ang ginawa sa akin. And then, yun lang naman. And then, yung mga pinumuha din sa akin yung mga hard copy ng mga requirements. Katulad ng mga barangay's permit, yung sa picture ng harap ng tindahan, and then yung, ano pa ba, ID, valid ID ko. Yun lang naman yung pinuha nilang requirements. And then yung signature, and then yung may konti akong pinilapan. Ganun lang. And then yung, ano guys, yung, ano pa ba, konting interview lang, katulad ng magkano yung annual income mo. Yun guys. Isa lang yun sa mga katanungan. Yan ha. Binigyan ko na lang kayo ng tips. Isa lang. Apply lang ako nung November. After 1 month, December, na-approve na ako. Meron akong mga nalaman na hindi sila ganun kabilis ma-approve. Para nag-antay din sila ng mga 2 months, 3 months, ganun katagal ang kanilang pag-aantay sa pag-apply. Punta ni coordinator, pangalawa niyang pag-visit. Ayan, meron na siyang dalang. Nung nakapasa na ako, no, yung na-approve na ako sa aking application, meron na siyang dalang. May dala siyang merchandising set and then tinuruan nila ako kung paano gamitin yung Smart Padala. May konting seminar, konting tutorial, guys. Dahil dati na ako nagpapadala, hindi na sila ganun ka-effort magturo sa akin, di ba? And then, once na-complete na yung tutorial, meron na silang binigay sa akin ang Certificate of Completion. Ayan, guys, meron na ako na ito. Ayan, itong dalawa na ito ang ibibigay sa'yo. And then, ayan, SIM card, guys. Ito po. Oh, worth of 40 pesos. Ayan, guys. Ayan yung binigay nila sa akin. Bukod dito sa tatlo na to, may mga daladala na silang tarpaulin. And then, yung pangatlo nilang pag-visit. Kasi monthly silang mag-visit sa store mo. Ayan. Or, depende siguro sa coordinator mo. Meron na akong ganito. Ayan. ATM ko. Kay Maya Negosyo. Ayan. Kung saan, pwede ko na siyang withdrawin. Yun laman nung wallet ko. Pwede na siyang withdrawin dito. Okay? Ang per transaction nito, guys, ay 15 pesos. Okay? O, diba? Ayun lang, guys. Sana meron kayong natutunan. Or kung meron kayong mga katanungan or meron kayong mga hindi naintindihan, guys, mag-comment lang kayo sa ibaba, dyan sa comment section. At sasagutin ko kayo isa-isa. Ayun lang, guys. Sana marami kayong natutunan. At